Magandang Saturday night po sa inyong lahat. Andito na naman po ako, I'm Sylvia Mariano. And welcome to Love Letters dito sa DWBLAM. Isang oras po tayong muli magkakasama at magkwentuhan. Pwede po kayong magpa-reading ng inyong life path and destiny number based on the science of numerology. Or pwede po kayong tumawag at magkwento ng inyong buhay. Or magpa-reading on air. Dial po kayo kung gusto niyo pong magpa-reading o tumawag o makipagkwentuhan ngayong gabi, ay tumayal po kayo ng 631-2647. Yan, 631-2647. Pwede rin naman po kayong, kung wala po kayong landline, ay tumawag sa cellphone number na 0949-824-4624. Ulitin ko po yung cellphone number, 0949-824-4624. Or sa Globe number po na 0945-674-5176. Ulitin ko po, 0945-674-5176. Yan po yung Globe number. At yun pong Smart ay 0949-824-4624. Yan. At ang episode pong ito ay mapapanood nyo rin po live sa YouTube channel ng DWBL. At saka po sa Facebook ng DWBL. Pwede rin po kayong sumulat at mag-share ng kwento ng inyong buhay. Mag-email po kayo sa sylvialoveletters1@gmail.com. Ulitin ko po, sylvialoveletters1@gmail.com. Yan. And bago po ako magpatuloy, ay gusto ko pong batiin always ang aking mga friends na sina Barry, si Peter at si Oyi. Happy listening! And thank you sa inyong suporta. Yan. And ang topic po natin, mamaya po ay may babasahin po akong istorya ng buhay na very interesting. At siguro po ay maraming makaka-relate doon. No? And by the way, Maris, pwede bang bigay mo sa akin yung cellphone at baka may tumawag? Siguro nandun sa bag ko. Diyan sa likod, diyan sa packet niyan. Yan. Ang atin pong pag-uusapan ngayon dahil po araw ng mga puso nung nakaraan ay February 14, Valentine's Day. Kaya po stones na pinaniniwala ang nakakatulong sa isang taong may suot nito na maging lovable, agreeable to others, and to attract love. Yan. So, yan, meron pong ganong mga stones. Kasi po, lahat ng tao ay may energy, no? May energy. Kaya po, ang may ibang tao na parabang ang lakas nung energy niya, no? Kaya intimidating ang dating ng personality. Kaya madalas, pag sila'y kaharap ng another person, ay naiisip na nakaka-intimidate sila o nafe-feel na parang nakaka-intimidate kahit halimbawa sa place of work. Ganyan, feeling ng mga kasamahan sa trabaho ay kakumpetensya sila, ganyan, no? So, because yung ating ine-emit na energy ay yung bang malakas ang dating, no? Kaya, yun din naman actually yung sinasabi minsan ng mga tao na, oh, yung si ganito parang hindi okay kasi ang lakas ng dating personality niya, ano? So, maganda na pwede po nating maayos yung ating energy kung tayo po ay sa pagsusuot ng mga stones. Kasi po yung mga stones, may energy din po ito. Kaya, nakakatulong po yung mga stones, mga iba't ibang klase ng stone ay nakakatulong para umayos yung energy natin. Actually, meron pong isang camera na discover ni Simeon Kirlian na yun po ay nakaka-picture ng energy field ng bagay-bagay kasama na yung tao, syempre, no? Kaya
pwede po doon through that camera ay pwedeng makita yung energy field ng isang tao. Yun pong isang taong super stressed o galit, itim ang picture niya. Yun naman pong taong normal, yun parang may sinag, pakita mo nga Maris yan. Yung picture niya. So, yun pong picture, papakita po ni Maris. Yun pong nakikita niyo may parang signal na medyo parang yellowish color. Yun po yung normal. Yun namang isa black ang dating. Kaya yun yung stress. Maraming problema ang pinagdadaanan sa buhay. So, yan po ay kuha galing sa Curian camera. So, ganyan po yung energy ng isang tao. Kaya po kuminsan, yung taong nakikilala natin, yung bang hindi mo naman alam, ano? Pero alam mo pag in love siya. Kasi pag in love, ang ganda-ganda ng dating ng energy niya, no? Ng aura niya. Talagang kitang-kita mo sa itsura niya at saka sa dating ng personality niya. Pero ang tao namang maraming problema, kitang-kita mo rin yung itsura ng tao, no? Hindi dahil sa nakasimangot. Kahit magkunwari siyang masaya, mapifeel mo pa rin yung vibration niya na may parang something yan. So, yung pong energy natin na yon ay natutulungan tayo ng quartz crystal, for example, at ng mga iba't iba pa pong stone para umayos yung energy natin. Mag-transform from negative to positive energy. Actually po, nung pinicturan ng galing sa Curian camera, yung quartz crystal, may energy din po yun eh. Pakita mo nga Maris yung picture ng quartz crystal na may energy. Yan. So, makikita nyo po dyan yung gitnang dark na gitna. Sa mga nanonood po sa YouTube, makikita mo doon na yung hazy part niya, yun yung energy niya. Yung gitnang parang guhit lang, yun yung quartz crystal. Kaya po yung quartz crystal, pag hinawakan mo, naaabsorb mo yung energy nito at natatransform yung energy mo from negative to positive energy. Kaya po may mga stones na nakakatulong para ang isang tao ay maging lovable, agreeable to others, and nakakatulong to attract love. Yan. Kaya po yun yung naging conclusion ng mga tao. Ang isa pong maganda to help one to be lovable, agreeable to others, and to attract love, ay yung rose quartz. Yung pong rose quartz, kulay pink na stone po, ay ito po yung sinasabi, no? And pinaniniwalaan na nakakatulong sa taong may suot to be lovable, agreeable to others. Nagbibigay ito ng tenderness ng personality, softness, and nakakatulong din ito to ease yung fluctuation in mood. Itong rose quartz, in short, pampabait. Nakakatulong para magkaroon na tayo ng self-confidence and forgiveness, no? Yung mga taong hindi makapagpatawad dyan. Yan, magsuot ng rose quartz. And nakakatulong din to take away depression. Yon. And nagbibigay ng compassion sa isang taong may suot. For healing purposes naman, yung rose quartz ay beneficial for the heart. And nakakatulong din sa kidney, sa circulatory system, sa lungs, and nakakatulong to reduce tension and stress. Yun yung rose quartz. Yan. Yun po yung isa sa mga stone na nababagay sa mga taong nangangailangan ng love life. Yun. At kung may love life naman, no, maganda rin magsuot ng ruby. Yan. Yung ruby ay kulay dark red po. Yung pong ruby ay dark red. Dark red na minsan sa sobrang pagka-dark na pa parang maroon yung itsura niya. No? Pero, yan. So, yung pong ruby ay nakakatulong para mag-promote ng fidelity of your partner in life.
fidelity of your partner in life. Pero yung pong ruby ay mas kilala bilang stone of fame and recognition. Nakakatulong daw ito. Tinatawag din itong stone of abundance. Nakakatulong to enhance stability in one's economic status. Protector of family and possession. And yun nga, nakakatulong to promote fidelity of your partner. And nakakatulong to protect against envy, mga inggit ng tao. To keep enemies away. Nakakatulong to keep enemies away. It brings success in controversies and disputes. And protection against psychic attack. Yun yung ruby. Yan. And nakakatulong din daw to remove yung anger natin sa ating kapwa. And for healing, beneficial yung ruby sa sexual activity, sa heart, circulatory system, sa reproductive, at saka sa reproductive organs. At ang isa pang stone na nakakatulong para sa love ay para magkaroon ng successful love affair ay yung emerald. Yung pong emerald ay may dala pala akong emerald. Ito yung rock. Pero yung pong sa mga nakikinig sa radyo, yung pong emerald ay kulay green. No, kulay green siya na stone. Yung pong emerald ay nakakatulong para magkaroon ng successful love affair. Nagbibigay happiness, honesty, and nakakatulong to develop unconditional love. And may isa pang nagustuhan kong function ng emerald ay nakakatulong to eliminate negative energy that impedes progress. And for healing, pinaniniwalaan po na ang emerald ay nakakatulong to strengthen the heart, the liver, the kidney, the immune system, and the nervous system. And kung hindi mo alam kung tama ang feng shui ng kusina mo, o ng bahay mo, maglagay ka ng emerald sa kitchen area. Yun. Kaya maganda, makakatulong yung emerald. At pwede rin yung emerald sa bedroom. Yan. Another na magandang gamitin para sa love, dahil Valentine's week ngayon, ay hematite. Yan. Ito pong hematite ay kulay dark gray, almost black, na shiny. No, pero pag polish, shiny. Pero pag hindi siya polish, mukha lang siyang bakal. May iron content po kasi yung hematite. So ito pong hematite ay tinatawag ng magnetism stone na nakakatulong to attract opportunities and people that you like to attract in life. Nakakatulong din ito to enhance personal magnetism, optimism, at nagbibigay ng courage. Nakakatulong para magkaroon ka ng peace and self-control and inner happiness. And sinasabi din na yung hematite ay nakakatulong para pampatalino. Yun. And ang isang pinakagusto kong hematite sa hematite ay nakakatulong to increase sex appeal. Yan. At saka yun din ngang nakakatulong to help yung to attract people that you like to attract in life, para ang lalapit sa yung friends ay yung mga gusto mong kaibiganin. Yung mga good friends, and to attract good opportunities in life. Ngayon, kung isusuot mo yon as a pendant, nakakatulong to increase sa sex appeal. Kung hindi mo alam kung tama ang feng shui ng bahay mo, ay pwede kang maglagay nitong hematite sa pintuan o sa bintana. Isasabit mo yung hematite, 12 pieces of hematite, isasabit mo sa bintana o kaya sa ibabaw ng frame ng bintana o kaya sa ibabaw ng frame ng pintuan, yung main entrance ng bahay. Kasi madami hong tao na dalawa yung pinto, isa sa harap, isa sa likod. Kami din po, dalawa yung pinto namin, isa sa harap, tapos isa dun sa may side, na yung pag nag-park ka, kadalasan po yung mga tao pag nag-park ng sasakyan, dun dumadaan sa side. Pero dapat po yung may-ari ng bahay, dun ka dadaan sa main door. Yan.
no, yun ang pintuan mo. At saka, pwede kang maghang nito sa main window. Yan. Kung yung pong the best, syempre, yung courting, parang design ng bunch of grapes. Pero, syempre, mas mahal yun kasi mahirap gawin. No? Mahirap siyang gawin. Pwede namang loose stones lang o ang ihahang ninyo sa bintana, no, yung mga stones lang, parang pebbles. Yan. Ligay nyo sa pouch or itikit nyo doon na 12 pieces dapat. 12 pieces, 1 dozen dapat. So, itong hematite, isa sa mga stones na magandang gamitin for love. Bukod nga doon sa nakakatulong to attract people that you like to attract in life, and nakakatulong to attract opportunities, to increase sex appeal, nabibigay ng courage. Kaya doon sa mga taong mag-a-apply ng trabaho, magandang magsuot ng hematite para makatulong sa inyo pagbigay ng mag-boost ng personality. Yan. Ngayon po, yung mga sinabi kong stone kanina, medyo madami-dami yun. Eh, lahat po yun, nilagay namin. At iba pang stone, bale, mali 10 klaseng stone yata yung nakalagay dito, o 9 types of stone. Tinawag namin itong love punch bracelet. So, pinagsama-sama namin yung lahat ng stone na yon, na ginawa namin isa siyang bracelet na tinawag namin siyang love bunch bracelet. So, yung pong love bunch bracelet ay collection ng various stones known to help attract love and people that you like to attract in life. Nakakatulong to increase sex appeal, makes one agreeable to others, brings successful love affair, fidelity in one's partner in life, and good relationship, and helps one to be especially favored, and brings on magnetic personality. Yun po yung purpose ng ating love bunch bracelet. Pero po, syempre, yung mga sinabi ko kanina, eh, ito pong mga product na to, itong mga gemstones and crystals, ay energy enhancer and balancer lamang, no? To succeed in life, no? You must learn to work hard and establish good relationship with other people. Hindi naman porke nakasuot ka nung bracelet na yon, eh, doon ka na lang aahasa. Siyempre, kikilos ka rin. Dapat din, mabait-bait ka rin naman. So, ganun po yun, no? Baka mamaya sabihin niyo sa, Miss Sylvia, eh, nakalove na ako. Walang lumalapit sa akin. Siyempre, pero, siyempre, malaki po ang maitutulong nung. Actually, ako po naman, ano, based sa aking personal experience, mula po nung nagsuot ako ng mga gemstones and crystals. 24 years old po ako eh, nung una po akong nagkaroon ng crystal gemstone. Eh, ang experience ko po talaga, nabago yung takbo ng buhay ko. Kasi ako mismo, biglang bumait ako. Bumait ako, kaya ang na-attract ko ng mga tao, yung mga good people, yan. No, yun yung usually na nagiging experience po ng mga tao na para bang pag nagsusuot sila ng mga stones na akma, yung tama para dun sa personality nila, ay naiiba yung personality nila. Kaya naiisip nilang pang swerte or anting-anting eh. Kasi para kang nakakamagnet ka ng mga good people, ganyan, no? Yung mga taong ang hangad ay tulungan ka sa mga pangangailangan mo sa buhay. Eh kasi nga, no, yung mga gemstones, scientifically proven yun na meron itong mga energy na nakakatulong sa ating katawan na nababago yung, umaayos yung energy natin. Kung dating irritable ka, hindi ka marunong magpasensya, syempre, nabago na yung energy mo. Kaya this time, nabago na yung personality mo. Kaya syempre, pag nabago yung personality mo, naging always positive ka na.
positive thinker ka na, mga positive things na ang ginagawa mo, natural, mga positive things din ang maa-attract mo, positive na people, positive events sa buhay. Kaya nababago yung mga taong gumagamit nito, kaya sinasabing sinuswerte sila. Actually, kasi yung mga ginagawa nilang bagay ay nagiging mas maganda kasi nagiging ka ng more receptive to information, gumaling na yung analytical capabilities mo, kaya gumanda na yung mga takbo ng decision mo sa buhay, di na tulad ng dati. Kaya nababago tayo. Kaya yung mga gemstones ay nakakatulong yan sa atin. Mamaya po pala ay meron akong i-reading no? Bago ako magbasa ng istorya ng buhay. Na very interesting story na actually akmang-akma doon sa ating okasyon. Actually yun ay dapat eh, binasa ko nung January 26 eh. Hindi ko nga siya na basa noon kasi naukulangan tayo ng oras. So ngayon, doon naman sa mga taong kailangan ng love life, kailangan ng soulmate. Magandang magsuot ng rhodochrosite. Yun pong rhodochrosite ay kulay pink na stone. Yung pong rhodochrosite, known as stone of love and balance. And nakakatulong for relaxation, acceptance, nakakatulong to bring tolerance sa isang tao, excellent para sa heart and relationship, heal sexual problem, at ang pinaka magandang function nun ay nakakatulong to attract your soulmate. Yun, to attract soulmate. And for healing, pinaniniwalaan po na ang rhodochrosite ay nakakatulong for mental stress. At para makita mo yung iyong self-worth. Yan. And nagbibigay ng positive attitude sa isang tao, may suot nito. And yung laging irritable sa buhay, yan, nakakatulong din daw ang rhodochrosite. Yun. Ngayon po, maya-maya, after ng ating station ID, ay meron akong i-reading. Kaya lang yung ating technician na mag-i-station ID ay busy. Kaya, i-reading ko na muna itong ay, nako, busy po ang ating mga technician. Maligaya po sila ngayon. Kaya, hindi na muna. Mamaya na lang tayo mag-station ID. Okay? Ang i-reading po natin ay isang babae. Pero, sabi niya, huwag sasabihin ang kanyang pangalan. Kung hindi, sabihin na lang ang kanyang birthday. At alam niya nang siya yon. Okay? Ah, ang kanyang palang nickname, nasabi niya ang maya, siya ay si alias Be. B-H-E, Be. Yun. Uso yung Be. Ako din eh, maraming tumatawag sa akin ng Be. Yan. Okay lang. Feeling ko, bata ako, Be. Parang baby, Be. Yun. So, si Be, si Miss Be, yung Be, actually, pag tinatawag ka ng Be, no? Mas maganda yung walang H. B-E na lang. Pag B-E, maganda. Kaya lang yung kanya, B-H-E. Kaya ang naging meaning, sacrifice and disappointments na. Pero pag B-E, maganda. Heaven's luck, meaning niya. Kaya, Miss Be, B-E na lang. Be. Be pa rin yun. So, pag susulat mo, B-E na lang. Yan. So, si Miss Be, yung kanyang first name ay, by the way po pala, sa mga dati ko ng listener, syempre, bingi at sawan-sawa na kayo makinig ng paliwanag ko, no? Kung ano yung reading ko, no? Kaya lang, sa mga, si Miss Be, nag-text siya, ang tanong niya, ano ba yung reading na yan? No, ano ba daw yung reading ko? Kasi noon daw nakinig siya, hindi naman niya naumpisahan. Kaya sasabihin ko po ulit, kaya pasensya na po sa mga sawang-sawa na pong makadinig nito, no? Ang reading ko po ay meron po itong 5 parts na tinawag ko siyang live path reading. Yung pong first 2 parts ay numerology.
yung pong ating birthday ay pinaniniwalaan po na doon nakikita yung ating karma in life, no? At yun naman pong ating pangalan ay pinaniniwalaan na doon nakikita yung ating destination in life, destiny, no? Destiny number. At yun pong aking numerology, yung basis ko ng interpretation, ay tulad po ng basis ng interpretation po nung yung interpretation ng numbers sa Bible. Yung pong numerology ay sinasabing scientific. So, yung pong sa akin ginagawa ay hindi po ito hula, kung hindi ito po ay interpretation lamang ng inyong numbers. Kasi po, pinaniniwalaan na pag tinatawag tayo ng ating pangalan, ay para ba tayong inoorasyonan kung ano yung meaning ng ating mga pangalan. Sa birthday naman, yun naman yung ating karma in life. Tinatawag yun na journey of life mo or landas ng buhay na dadaanan mo sa buhay mo ngayon dahil daw sa karma sa buhay. So, yun namang sa pangalan, yun nga yung ma-achieve mo pag sinatawag ka ng pangalan. Like ako, Sylvia, pag tinawag ako ng Sylvia. So, may meaning yon. Meron tayong energy na para tayong inoorasyonan. Ganyan, no? Kasi, syempre, maraming naniniwala na bawat tao ay may tinatawag na kapalaran, blueprint. Yun nga yung sinasabing nakikita natin sa ating mga pangalan, sa ating mga birthday, no? Pero, bukod doon sa ating mga kapalaran na yan, blueprint natin sa buhay na dapat na ma-achieve natin. Minsan, i-reading ka, sabihin, oops, prosperity ang ma-achieve mo sa buhay. Pero sasabihin mo, nasa ng pera ko? Yun eh, no? Nasa ng pera ko, no? Eh kasi nga po, eh bukod po doon, eh meron tayong tinatawag na yung karmic, no? Yung karmic, merong astrological and magical influences sa mundo. May energy around us. May nakakakwentuhan ka everyday, no? At may pinupuntahan kang mga lugar everyday na lahat na yan eh may energy. Kumakain ka sa restaurant, humahawak ka ng mga ball, mga kutsara, tinidor, no? Nakikihiram ka ng mga ballpen ng iba. So yun, pag hinahawakan natin yung mga bagay, may naiiwan tayo dong energy. Tulad ko, nakaupo ako sa silya ngayon, na-absorb ko yung energy nung naupo kanina. And bukod pa doon, yung mga great mystical forces, mga thinking ng ibang tao against us, and yung mga tinatawag na higher powers, lahat na yan ay nakaka-contribute and sometimes nakaka-modify ng path of life natin o yung destiny natin na we must achieve in life. Pero pwede nating ayusin yung ating mga energy na yon and i-amplify yung maganda, no? And ayusin yung mga pangit, i-transform yung negative into positive energy ng iyong sarili. Kasama na rin doon yung iyong bahay, place of business, using gemstones and crystals. Kasi po, yung mga gemstones and crystals, meron din po itong energy tulad din ng tao, no? So, pag nagsuot tayo ng mga gemstones and crystals, makakatulong ito to transform yung negative energy into positive energy. Yan. Kaya, very important na ayusin natin yung energy natin at malaman natin kung ano yung gap o kulang or butas. Kasi po, pag may kulang tayo, bawat energy po natin, meron po kasi tayong tinatawag na 7 major energy centers ng katawan. Nakita mo nga, Maris. Meron po sa mga nakikinig naman po, eh yun po yung ituktok ng ulo, yung pagitan ng kilay, yung lalamunan, throat, yung sikmura, yung heart, no? Tapos yung sikmura, yung tapat ng puso, yung dulo ng spine. Yun po yung 7 major energy centers ng ating katawan. Meron din naman po tayong tinatawag na 9 major vibrations. Lahat po na yun ay nag-a-attract ng particular experience in life. Kaya po kuminsan, makikita tayo na tao na hindi naman sobrang taas ng pinag-aralan niya at hindi naman sobrang talino ay very, very successful financially, no? Dahil po siguro yung kanyang energy to attract progress ay malakas. Kaya
magandang mga enerhiya, energy ang kanya pong naaabsorb. Kaya po kuminsan, sasabihin natin, ano ba yan? Tanga ba ako? Bakit lahat ng ginagawa ko, puro na lang failure, no? Dahil siguro yung energy mo to attract progress ay mahina. So doon po sa reading ko, na makikita po natin yung ating mga ganon at maaayos natin sa tulong ng mga gemstones ay pwedeng makatulong sa atin para umayos yung ating energy, para umayos din yung takbo ng ating buhay. So ito pong si Be, si alias Be, ang kanyang mga kulang. ang inyo pong birthday, ay sinabi mo, pwede ko namang sabihin yung birthday ba? Yung iyong birthday ay October 28, 1966. Yung birthday mo, ang meaning ay sorry na lang, dahil ang ina-attract mo ay sacrifice and disappointments in life. Kaya pala yung text mo nga ay ganun. Yung puro failure na lang. Puro failure. Actually, yung pong mga taong may ganyang numero, ang meaning ay sacrifice and disappointments in life, eh talaga pong ganun. Marami kang tutulungan tao, pero hindi ka nila ma-appreciate, no? Tapos, pero kayo sobrang babait yung tao, masyadong matulungin, hindi naman makakatiis na hindi tumulong. Yun talaga yung personality ng mga katulad ninyo, no? Matulungin talaga. Ngayon, ang tanong mo sa akin ay kung ano ang mga magaganda mong isuot para umayos yung ano mo, yung energy mo. Una, kailangan magsuot ka nung ma-feel yung gap. Kasi ang butas ng energy mo ay tatlo yung kulang. Yung isa, yung nag-a-attract ng love. Tapos yung isa, yung ano, yung nag-a-attract ng progress ng buhay. Parehas pa, no? Nag-a-attract ng progress ng buhay. At yung isa ay pag wala ka nung energy na yon, laging kulang, kahit kumita ka ng malaki, ubos laging pera. Pero may maganda ho kayong number. Yung destiny number mo maganda. Ang ina-attract, heaven's luck. Kaya ibig sabihin, lalapit talaga sa'yo yung mga opportunities mo sa buhay. Ibig sabihin nun, pag nag-apply ka ng trabaho, na 10 kayong nag-apply with the same qualifications, ikaw yung matatanggap, ikaw yung makukuha. Yun nga lang, kumita ka man ng malaki, madami kasing aasa ng tulong, no? Pati ng tulong mo, maganyan maraming hihingi ng tulong, ikaw naman masyado kang mabait, overkind ka, kaya hindi mo matitiis yun, tutulungan mo din talaga. Kaya yung pera mo mauubos sa hindi naman ikaw yung gumastos, no? Kung hindi, yung mga pera mo ay naibigay mo lang sa mga mahal sa buhay. Kasama na doon yung friends. Actually, ikaw swerte ang mga kaibigan mo eh. Sobra kang mabait na kaibigan. Matulungin, hindi makatiis, no? Pag may umutang at hindi mo napautang, ikaw pa yung feeling mo guilty ka pa noon kasi ba't hindi mo siya nabigyan? Makakawawa naman. Ganon usually ang mga katulad mo. Pero yung katulad mo po, yung number mo, ay ito yung, ay yung energy mo. Ito yung energy ng mga taong matalino, ang dami-daming naiisip na ideas, no? Sobrang bait. Medyo mahilig gumala ang mga katulad mo. Mahilig mamasyal-masyal. Actually, yung mga katulad niyo po, kung nag-abroad, swerte sa ibang bansa, mga katulad po ninyo. Yan. Maganda. Maganda po yung ano nyo, sa ganun nyo, no? Yun nga lang po, yun nga sabi ko nga sa inyo. Kaya naiinip kayo sa progreso ng buhay dahil yun yung kulang mo. So, maganda ay isa sa mga kulang, o mahina pala, mahina sa yung point, no? Yung kulang mo talaga ay yung number na isa na nag-a-attract ng happiness and contentment sa buhay. Eh, ayun. Pag wala ka nun, yung bang dissatisfied ka nga sa mga na-achieve mo sa buhay. Kaya maganda, magsuot ka ng garnet, ay ng all-in-one bracelet. Yung garnet po, nandun na siya sa all-in-one bracelet.
at saka moonstone and peridot. So yun pong garnet ay nakakatulong. Sinabi ko ba kanina yung garnet? Yung pong garnet ay tinatawag na stone of commitment. Yan. Para yung loved one mo ay para bang magkaroon sila ng feeling of commitment sa'yo na i-deliver nila kung ano yung, o ibigay nila sa'yo kung ano yung deserve mo na pagmamahal din, na tulad ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanila. Yun po yung isa sa magandang purpose ng garnet. By the way po pala, kanina sabi ko nga po yung love, no? So, sa mag-asawa, para ma-maintain yung love, harmonious relationship, pwede po kayong maghang sa inyong bed ng pinagsama-sama po namin yung mga stones po na sinabi ko kanina na para sa love, no? Love charm po yung tawag doon. Pwede po kayong maghang sa inyong bed, sa ilalim ng bed o sa poste ng bed, nung mga stones na yon. Gumawa po kami ng isang charm noon eh, panghang talaga yun ang purpose niya sa bed para sa harmonious relationship ng mag-asawa, to maintain yung love, no? Related po yun dun sa istoryang babasahin ko mamaya. So, yun nga po, no? Maganda po na magsuot kay tsaka po itong numero nyo and numero nyo po, ito po yung numero ng mga taong palaging nabubuli. Yung bang ano, inaape ganon, no, inaape ng mahal sa buhay, ganyan. So yun po yung numero nyo. So ngayon, ang maganda nyo pong isuot ay all-in-one bracelet. Yung pong garnet nandun na, yung isa sa kulang nyo sa gap. May isa pa po kayong dapat isuot, no, to fill the gap ay yung moonstone. Yung pong moonstone ay nakakatulong. Tinatawag siyang traveler's stone. Nakakatulong to bring good luck sa travel and nakakatulong to keep close those who are dear to you. Yan. And nakakatulong din yon to diminish the obstacles in the path of life leading to one's progress. Yun po ang sabi ng mga authors ng libro ng mga gemstones. At isa pong yung kulang eh yung peridot. Yung peridot naman po ay pinaniniwalaan. Kulay light green naman po yung peridot. Parang apple green. Pinaniniwalaan, nakakatulong to bring happiness and to protect from being influenced by others. Nakakatulong to lessen anger and jealousy. Jealousy ng mga tao sa'yo at jealousy mo rin sa kanila. Plus yung all-in-one, pwede po yung ikakabit sa all-in-one bracelet. Yan. All-in-one bracelet. And bukod po doon ay yung lagi kong suot. Lagi ko pong suot ay itong queen bracelet. Para po hindi ako apihin. Yan. Yung queen bracelet po ay nakakatulong. Yung pong all-in-one, by the way, kung hindi mo kayang sundin yung lucky colors mo, lucky days mo sa pag-sign ng contract, no, lucky colors, kasi yung unlucky mo, yung pala yung uniform mo, no? Maganda kang magsuot ng all-in-one. Kasi po yung all-in-one ay complete set of stones believed to help increase one's power and the 7 major energy centers ng katawan. So, nakakatulong for good health. Yun naman pong queen bracelet ay collection of various stones believed to help one to be looked upon as a king or as a queen. Meron po kaming king bracelet din naman. And it helps one to be famous, to be respected, to be recognized, and to be especially favored. Helps one to attract love, kindness, and to be agreeable to others. And helps one to attract people that one likes to attract in life. Ayon. And to create a clear path leading to desired goal. And to remove people's rejection. Yun yung magandang use ng queen or king bracelet. Yan. Ngayon po, so yun yung dalawang pwede mong isuot si Miss Beth. Yan. Ngayon po, dahil kulang na ang ating oras, buti na lang hindi nag-station ID. Buti na lang po busy yung mag-i-station ID at hindi ako naalala. Ayan, sa mga interested po sa gemstones and crystals at magpa-reading yan.
Available po sa Minex Crystals ang mga tunay or authentic or genuine lucky crystals and gemstones na pinaniniwala ang nakakatulong for healing, for good luck, study aid, and love charms. Yan. At sa mga gustong magpa-reading ng inyong life path and destiny, pwede po kayong mag-text or call sa smart mobile number na 0949-824-4624 or Globe number na 0945-674-5176. Ulitin ko po yung smart mobile number, 0949-824-4624. Yan, 0949-824-4624. Or Globe number na 0945-674-5176. 0945-674-5176. At ang aming pong website ay www.minexcrystals.com. www.minexcrystals.com. Pwede rin po kayong sumulat at mag-share ng kwento ng inyong buhay. Mag-email po kayo sa sylvialoveletters1@gmail.com. Yan, sylvialoveletters1@gmail.com. Yung pong 1 is number 1. Yan. Again, I'm Sylvia Mariano of Minex Crystals and you are listening to Love Letters dito sa DWBLAM. Ang episode na to ay mapapanood nyo sa YouTube ng YouTube channel ng DWBL. Just type Love Letters DWBL at sa FB fan page ng Sylvia Mariano of Minex Crystals. So pag manood po kayo sa YouTube nung episode na to, itatype nyo po yung Love Letters DWBL. Yan. Pinopost din po namin ito sa aming fan page na Sylvia Mariano of Minex Crystals at pwede rin po ninyong mapanood sa Facebook ng DWBL. Ayan po. At ngayon po ako ay magbabasa ng istorya ng buhay na napaka-interesting and nakaka-touch na istorya ng buhay ng isa sa ating tagapakinig. Ito po ang istorya ng buhay. Ayan, basahin ko po ang istorya ng buhay. Ayan. Ito po. Dear Sylvia, itago mo na lamang ako sa pangalang Leo, 40 years old at may 2 anak. Isa pong lawyer ang aking ama at ang aking ina naman ay isang pediatrician. Panganay ako sa 3 magkakapatid na puro lalaki. Lahat kami ay naging doktor. Isa po akong dentist at ang asawa ko naman ay isang nurse. Itago mo na lamang siya sa pangalang Vicky. Bata pa lamang ako ay iminulat na kami ng aking mga magulang sa kahalagahan ng pamilya. Kahit na busy sa trabaho ang aking mga magulang, ay pinaglalaanan nila kami ng oras. Naalala ko po, pa noong elementary ako, na palaging active sa school ang father and mother ko. Walang school activities na absent sila. Minsang pinilit ako ng teacher ko na sumali sa declamation contest ay todo support ang parents ko. Ikinuha nila ako ng trainer. Kaya naman, nag-champion ako at very proud ang parents ko sa akin. Hanggang ngayon ay naka-display sa clinic ng mother ko at office ng father ko ang picture ko noong nanalo ako sa contest. Isang school lang kaming magkakapatid noong elementary at tuwing may event sa school ay laging kasali ang parents ko sa mga sumasayaw na parents. Minsan pa nga ay nanalo ang team nila sa dance contest ng mga parents. Kaya naman sila ang ideal parents ko. Gusto kong maging tulad nila.
naging isang ulirang ama din naman ako. Marami akong nakarelasyon. Hindi ko mabilang ang naging ex-girlfriends ko. First year high school pa lang ako ay nagka-girlfriend na ako. Pero nag-break kami dahil palagi akong inaaway ng dalawang brothers niya na noon ay schoolmate din namin. Bantay sarado sila sa girlfriend ko. Sa katunayan ay pinagbantaan pa ako ng kuya niya. Nabubugbugin daw ako pag nakita pa nila niya nakausap ko ang sister niya. Di nagtagal at nagkaroon pa ako ng another girlfriend. Tutol naman ang mga magulang niya dahil bata pa daw kami. Kaya pinaghiwalay nila kami. Marami akong nakarelasyon noong high school at lalo naman noong college na ako. Hindi ko na rin mabilang ang mga babaeng pinaiyak ko at iniyakan ko rin. Nagkaroon ako ng serious relationship noong third year college ako na tumagal ng 6 years. Isa siyang medical student din tulad ko. Itinago namin ang aming relasyon sa loob ng 6 years. May kasunduan na daw ang mga magulang niya na ipakasal sa kanya na kapwa Chinese sa anak ng best friend ng father niya. Yan daw ang tradisyon nila. Bilang babae at panganay na anak ay kailangang Chinese din ang maging asawa. Tawagin mo na lamang siyang Lily. Mahal na mahal ko siya noong mga panahong yon. At alam kong mahal din niya ako. Pero ang sabi ni Lily ay hindi pwedeng maging kami. Baka daw mamatay ang father niya pag hindi siya sumunod sa kasunduan. May heart problem kasi ang father ni Lily. Bukod doon ay magiging isang magulo, malaking gulo sa pamilya nila pag hindi natuloy ang kasunduan. Tuwing magkasama kami ni Lily ay laging sobrang saya namin. Lagi kasi naming iniisip na baka yun na ang huling pagsasama namin. Hindi namin nakalaing umabot pa ng 6 years ang relasyon namin. Tuwing magkikita kami, ay laging patago. Tumatakas lang si Lily sa driver niya na palaging nagmamadali. Buti na lang, malaki ang campus namin at madaming lugar na pwedeng pagtaguan. Minsan, iniisip namin na para kaming baliw. Alam naman namin na darating ang takdang panahon na magkakahiwalay kami, pero andito pa rin kami at magkasama. Para kaming gumagawa ng sarili naming problema at heartache. Tuwing magsisimba kami sa church sa campus namin, ay pinagdadasal naming dalawa na sana ay maghimala na mabago ang isipan ng parents ni Lily at huwag na nilang ipilit kay Lily na sundin ang kasunduan ng kasal. Miss Sylvia, mapagbiro ang tadhana. Naikasal si Lily kay Jason. Valentine's Day noon. Yan ang araw ng kasal nila. Simula noon ay ayoko na ng Valentine's Day. 2 taon akong nagdusa sa aking pagiging sawi. Minsan, naiisip ko si Lily. Nagtatanong sa sarili kung naiisip din kaya niya ako. Ayaw ko nang magmahal muli. Natakot na akong muling masaktan. Valentine's Day na naman. Noong mag-isa akong naglalakad sa Rizal Park. Malapit kasi sa ospital na kung saan ay may clinic ako. Nakasalubong ko ang former classmate ko sa college na namamasyal kasama ang mga balikbayan niyang relatives. Kasama niya rin ang pinsan niyang si Vicky na isa namang nurse sa hospital din kung saan ay may clinic ako. Small world, sabi nga. Pero sa park pa kami nagkakilala. Malaki kasi ang ospital. Maganda si Vicky. At para bang tumibok muli ang puso ko noong
nakita ko siya. Sawi din pala sa pag-ibig si Vicky. Iniwan siya ng boyfriend noong 4 months na lang bago sila ikasal. 3 taon naman siyang nagluksa sa kanyang kasawian. Dahil pareho kaming sawi, kaya madali kaming nagkapalagayan ng loob. Naging magkaibigan muna kami. Magaling magluto si Vicky at palagi niya akong iniimbita sa kondo niya. Doon kami madalas mag-dinner bago ako umuwi sa bahay. Dalawa lang kasi sila doon ang sister niya. Nasa Pangasinan ang parents niya kasama ang isa pa niyang kapatid na may asawang engineer sa Saudi Arabia. Twice a month lang umuwi sa Pangasinan si Vicky at palagi ko siyang sinasamahan. Maganda rin ang trato sa akin ng parents niya at mga kapatid niya. Palagi nga nilang sinasabi sa akin na gusto nilang maging part na rin ako ng pamilya nila. Madalas ko rin isama si Vicky sa bahay namin at present siya sa lahat ng mahalagang okasyon. Nagustuhan din siya ng mga kapatid ko at ng parents ko. Paminsan-minsan pa nga ay tumutulong si Vicky na magluto pag may mga bisita kami, kaya naman nakuha niya ang loob ng pamilya ko. Makaraan ng 1 taon ay naging girlfriend ko na si Vicky. Masaya ang lahat sa relasyon namin. Nakamove on na ako sa previous relationship ko at gayon din naman si Vicky. Makaraan ng 2 taon ay nagpakasal na kami ni Vicky. Maganda ang kasal namin. Ang mga magulang ko lahat ang gumastos at may regalo pa sa amin na 2-bedroom condominium unit. Sobrang saya namin. Di nagtagal at nagkaroon kami ng mga anak. Masaya ang aming pamilya. Hindi naman kami nagkukulang sa pera, pero sapat lang sa panggastos ang kita namin. Nagbakasyon dito sa Pilipinas ang pinsan ni Vicky na nurse sa Chicago. Kinumbinsi niya si Vicky na pumunta doon dahil malaki ang sweldo ng nurse. Para daw yon sa future namin at ng aming mga anak. Ayaw ko sanang paalisin si Vicky, pero mapilit siya at ayaw ko namang maging hadlang sa American dream niya. Naiwan kami ni Vicky dito sa Pilipinas. Noong unang taon niya sa Amerika, ay halos araw-araw siyang umiiyak pagkausap kami at ng mga anak niya, mga anak namin. Gusto niya na sumunod kami doon sa Chicago, pero ayaw ko dahil wala naman akong karir doon. Sabi ko sa kanya ay maaaring maging tagahugas lang ako ng plato at tagaprito ng manok sa Chicago, samantalang dito sa Pilipinas ay dentist ako. Mabilis ang araw at panahon. Unti-unti na rin dumalang ang mga tawag ni Vicky sa akin. At ako rin naman ay nasanay na malayo siya. Dumating ang araw na hindi ko na siya namimiss at palagay ko'y ganun din siya sa akin. Isang araw na nagbukas ako ng email ko ay nagulat ako na may email si Vicky. Hindi kasi siya nag-i-email sa akin dahil kung may gusto siyang sabihin ay tumatawag siya. Nagtaka ako kung bakit siya nag-email. Nagulat ako sa nabasa ko. Sabi niya, sana maunawaan at madali mong matanggap ang desisyon ko na maghiwalay na tayo. Hindi dahil mayroon akong ibang mahal, kung hindi dahil parang nawala na ang pagmamahal ko sa iyo bilang asawa. Sana ay manatili pa rin tayong magkaibigan, hindi lamang para sa ating mga anak, kung hindi dahil na rin sa ating magandang pinagsamahan. Sa totoo lang, Miss Sylvia, hindi naman ako nasaktan sa nabasa kong sulat galing kay Vicky. Ilang buwan ko na rin na iniisip-isip na parang nawala na rin ang pagmamahal ko sa kanya bilang asawa, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi rin dahil sa mayroon akong iba.
sa kabila ng lahat, ay mahalaga pa rin sa akin ang mabuo ang aming pamilya. Umaasa ang aming mga anak na balang araw ay pupunta kami sa Chicago para magkasama-sama na kaming lahat. O kaya naman ay pauwiin na sa Pilipinas ang mother nila para magkasama kami dito sa ating bansa. Miss Sylvia, sana ay matulungan mo ako. Meron bang stone na pwedeng makatulong para bumalik muli ang pagmamahala namin ni Vicky para mabuo muli ang aming pamilya? Pagpayuhan mo sana ako. Lubos na gumagalang, Leo. Yan. Ganda naman nung istorya ni Leo, no? Hindi dahil sa meron siyang iba at hindi dahil din sa merong iba yung wife niya. Actually, sa totoo lang, hindi naman nakakapagtaka kasi nga magkalayo kayo, ang layo ng distansya, no? Ngayon, maraming bagay para umayos, no? Umayos or maaring may paraan para bumalik yung pagmamahala niyo. At yung aking advice ay yung isa is through meditation or prayer or mantra. Siyempre, sabi nga natin, si Lord ang pinaka-powerful sa lahat. Sa mga naniniwala sa Diyos, eh, malaking pag-asa yun, no? Magdasal ka kay Lord na sabihin mo na ibalik yung pagmamahalan yung dalawa ni Vicky para sa inyong pamilya, para sa iyong sarili, para kay Vicky at para sa inyong mga anak. Ngayon, meron ding pwede ka rin gumamit ng crystals and gemstones. Una, pwede kang maghang ng love charm sa bed mo. No, love charm sa bed mo. At dito sa love charm, ihang mo rin dyan yung affirmation mo o yung kung ano yung gusto mong mangyari, yung wish mo, no? Isusulat mo sa papel, tapos isabit mo rin dito sa love charm mo o yung love bed charm na isasabit mo yan sa iyong bed. Yan. Kahit na wala si Vicky, sa ikaw, meron nun, nakasabit doon, no? Susulat mo doon yung wish mo. Ngayon, another way ay kung meron kang tinatawag na rose quartz, no? At saka yung stone na, actually yung stone na yon ay tinatawag namin siyang wealth pouch, no? Wealth pouch. Kasi usually, kaya wealth pouch yung tawag namin. Karamihan po kasi ng tao, mas gusto yung pera kaysa sa love. Kaya, mas ginagamit ito to attract wealth. Pero pwede rin to attract love. Yan. O yun po, yung madami po kasi pumupunta sa office namin, sabi nila kahit walang love life, basta may pera, okay na. Yun po. Pero maganda sigurong may pera na, may love life pa. Yan. So, rose quartz at saka yung wealth pouch, which is yung combination ito ng dalawang magnetism stone, yung lodestone and hematite. Tuturo namin sa iyo yung meron yung parang tinatawag naming ceremonial ritual na pinaniniwala ang powerful, no, to bring back yung nawalang pagmamahalan. Meron ding another pa na stone na pwede mong isuot. Eh, yung chrysocolla. Yung pong chrysocolla ay blue and green. Combination of blue and green. Nakakatulong. Pinaniniwalaan itong nakakatulong to enhance emotional strength, to ease stress, to promote and enhance physical vitality, to stimulate the good qualities of one's character, to promote harmony by helping one to release negative emotions, and last, yung pinakagusto mo, it helps one to rebuild relationship. Isusuot mo siya as a pendant, no? And from time to time, ipoprogram mo yun. Ang program is, imemention mo kung ano yung wish mo, tapos hihipan mo yung stone mo. Isang ihip lang. Yun. Ngayon, yung sinabi ko naman yung rose quartz mo, isusulat mo sa papel kung ano yung wish mo. Gagamitin mo yung rose quartz, yung lodestone, at saka yung hematite. Susulat mo dun yung wish mo. Halimbawa, example. Pwede mo palang ilagay yung picture niya at saka yung picture mo. Maganda yung wedding picture nyo. Lagay mo dun sa ilalim ng stone na yon. Sulat mo dun. Halimbawa, example.
I love you. And you love me the way I love you. Ganyan, halimbawa. No, sasabihin mo yung pangalan niya at pipirmahan mo yun. So, yun, at kung gusto mo, pwede kang mag-visit dun sa aming office para mas ma-i-demonstrate ko sa iyo ng mas maganda, no, at maturuan kitang mabuti kung ano yung dapat mong gawin, Leo. Pero maganda yun na gusto mong mag-reconcile kayong dalawa. Yun po ang aking payo kay Leo. Yan. At ngayon po ay wala na po tayong oras. Sa mga interested po sa gemstones and crystals o sa mga gusto pong magpa-consult, libre consultation lang po and libre ang reading, no, sa aming mga listeners. Sa mga interested po sa gemstones and crystals, available po sa Mynex Crystals ang mga tunay or authentic or genuine lucky crystals and gemstones na pinaniniwala ang nakakatulong for healing, for good luck, study aid, and love charms. Again, I'm Sylvia Mariano of Mynex Crystals at kayo po ay nakinig dito sa Love Letters dito sa DWBL AM. Ang episode na to ay mapapanood nyo rin po sa YouTube. Just type Love Letters DWBL at sa fan page ng Sylvia Mariano of Mynex Crystals at sa fan page sa FB po, Facebook ng DWBL. Sa mga gusto pong magtanong o magpa-reading ng inyong life path or ayusin ang inyong energy to attract good opportunities in life, please text Smart mobile number na 0949-824-4624. Ulitin ko po yung Smart number, 0949-824-4624. O kaya naman po yung Globe number na 0945-674-5176. At yung pong Smart ay 0949-824-4624. Yan. Pwede rin po kayong sumulat ng kwento ng inyong buhay. Mag-email po kayo sa sylvia.loveletters1@gmail.com. Yan. At ang aming pong website ay www.mynexcrystals.com. Wala na po tayong oras. Salamat sa inyong pagtutok at pagsama sa akin. Ako po ay magpapaalam na. Until next Saturday sa ganito pong oras, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Thank you so much everyone. Ako po si Sylvia Mariano dito sa Love Letters. Thank you for listening. Bye-bye.